Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pang dapat kong gawin, sir? Ang problema po po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Ano ko po, itong acidic na ito, ito pinag-may sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Hi! Hello! Good afternoon. Nahuli ako sa camera. Talibay itong siya. Kamusta ko kayo mga kaibigan? Hello! Checking in for the program. July 18, Thursday. Narito na naman kami ni Paring Fred kasi kami ho ay pag ganitong araw, Martes at Huwebes, tayo ho ay nakakasama dito sa ating original na balita na serbisyo pa. At pag MWF ay nakakasama nyo naman ang grupo ni Senator Bongo, kasama si Pare Congani Oro dun sa kanilang MWF program dito sa DWIC. Siyempre ba, kailangan din natin yon para ma-update ho tayo sa mga kaganapan sa Senate at yun ay bahagi ng atin na ng serbisyo publiko. Kamusta ho kayo mga kaibigan? Today ay Webes and hopefully pag Webes tayo ho ay nakikipag-ugnayan sa ilang mga health professionals sapagkat ang topic natin pag-araw ng Webes ay dealing with health issues. Mamaya may mga live guest ho yata tayong darating sa pakikipag-ugnayan ni Christel. At ang ating mga linya ng telepono 470-1750-254 at ang ating text line 0918-350-2378. Kasama natin sa technical si Paring Fred Belamala Sr. At ang ating palatong tunan ay napapanood po worldwide sa pamamagitan po naman ng FB account na DWIC882. Diyan sa mga search engine ng inyong Facebook, ilalag on nyo lamang ang DWIC882. Ang website po natin, DWIC882M.com at ang ating Facebook page, Balita na Serbisyo Pa. Ganyan na lamang ho pagtyagaan na hanapin ang inyong lingkod sapagkat ang aking Facebook page ay hindi ko ma-access. Alam na this, sabi ni Paring Fred, alam na this. Hindi ko ma-access yung aking Facebook page, ibig sabihin ay hindi ako yon. Samantala, ang ating poll question mga kaibigan, anong masasabi nyo sa posibleng mauulit na susunod na taon yung pagkakaroon daw ng krisis sa tubig? Babasahin muna natin yung ating po namang pinaghugutan yan. Ano? Sinasabi sa balita, hindi raw ho malayong mauulit yung dinanas natin o dinaranas nating krisis sa tubig by next year. Dahil wala pa rin bagong pagkukuhanan ng tubig ang Maynilad at Manila Water. Yan po namang dalawang concessionaires. Ano ho? At ayon ho yan, sa HEPE mismo, yung chief regulator ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, si Ginoong Patrick T., kung saan aniya, hindi kahit maulan na ngayong panahon ay nananatili pa rin critical yung water level sa Angat Dam kung saan naroon po yung ating main source ng inumin, tubig. Ano? Kaya't kung hindi umano mapupuno, posibleng maulit na naman ang krisis sa tubig. Pag nakita nyo sa mga larawan o sa video yung Angat Dam, masasabi niyo yung kulang yan sapagkat yung watershed, yung mga nakabuhok, pinakabuhok niyan, yung kulambong kagubatan sa palibot niyan, sa baba nung angat, makikita niyo yung parang kulay brown na Kuya Fred. Ibig sabihin, ganun ho ang kalaki ng binawas ng tubig niyan. Kinakailangan ho yan eh. Yung tubig at saka yung damuhan, magkaabot eh. At hindi mo makikita, dapat wala kang makikitang brown na na lupa dun sa gilid nung pinag-iipunan ng tubig. So ani yati, maaring gamitin ang tubig dagat, ngunit bagamat may kakibat yang dagdag bayad dahil sa prosesong pagdadaanan yan gaya ng desalination o yung pagtatanggal ng alat o ng asin dun sa tubig dagat at iba pang impurities, malaki gagastusin natin doon. Lalo pa ngayong ang karagatan ay overpolluted na. Napanood nyo ba yung huling features ng National Geographic
Nakakalungkot na makita na karamihan sa ating mga mammals sa dagat, yung mga lamang dagat, mga hayop sa dagat, ay namamatay, lumulutang, nalulunod. Dahil ho, nakakain ng plastic, cellophane, na itinatapon lang natin ng ganun, di ba? Ilang butanding na yung lumutang, ilang whales na yung nakita sa dalampasigan, na nung inautopsy yan, para malaman kung ano yung kinamatay. Eh, pagbukas ng tiyan, puro basura ho yung nasa tiyan, kaawa-awa namang mga lamang dagat. Yung mga halamang dagat sa ilalim dapat ng karagatan, ay nangamamatay na rin ho, dahil na rin sa mga kemikal at langis na kung saan ay nanggagaling naman sa mga sasakyang pandagat. At ang pangunahing culprit, yung pong kasalaulaan ng tao. Tayo hong pangunahing nilalang ng Diyos, kaya binigay ang karagatan para may pagkain tayo habang tayo buhay, pero tayo rin ho ang papatay sa ating mga sarili pagdating ng panahon. Kaya ang hamon ho ng MWSS, mga opisyalis ng Maynilad, na inahamon sila ngayon kasi pinakita din yung iniinom na tubig parang tsaa o parang kapit gatas. Nakakita na ho kayo ng tinamplan ninyong kape tapos nilagyan nyo ng gatas. Ganun ho kalabo. Tapos sabihin nila pero pwedeng inumin. Parang kapit gatas, di ba? Nagtimpla kayo ng kapeng puro. Ha? Nagtimpla kayo ng kaping puro tapos nilagyan nyo ng gatas. Ganun ho ang kulay. Yan, parang iniinom ni Fred Velomala. Ibig sabihin tayo, sabi nila safe daw inumin. Ang hamon lang sa mga opisyalis ng MWS, mauna ho kayo. Pakita nyo sa amin. Pag nakita namin ininom nyo yan ng casual sa isang malinaw na baso ng tubig at pakikita nyo sa television ito, para akala nyo kapit gatas yung aking iniinom. Tubig ho ito, inumin ko. Pag nakita ho namin yan, sabi nga, straight from the horse's mouth, iinom kami. Pero napakahirap ng hamon yung inumin nyo, okay lang mo yan. Sandali, malaman natin kay Tataray ang sitwasyon sa Rizal. Metro Patrol! Magandang hapon, Tataray! Magandang hapon po din, boss Jim. Ikaw ba kaya mong inumin yun, Tataray, yung pinakita nilang tubig na parang kapit gatas? Abay, kompormi siguro, boss. Ayon sa kanila, ha? Pwede raw, ang tanong. Kung dumapuan ang mga nakaramdaman, pwede pa ba yun? Ako po pwede. Basta mauna silang iinom, pakikita nila. Pwede. Di ba? Tama ka, you're the right. Kamu na mauna. Kami sa banda huli. Madali magsalita. Correct. Pakita mo by example. Yun, yung halimbawa. Ano balita dyan? Pagdating ng panahon ng tagabagat ang problema ng mga taga-Talimaylan, ito mga water and lily. Hindi naman kailangan sa iyo, 6 na buwan bago sumapit nga itong July hanggang December ang problema ng mga natural mangisda dito sa patular sa Talim Island. Saan ba yung Talim Island? Lagi ko naririnig, maliit na isla daw yan, saklaw ng Rizal. Correct. Iyan ay parte ng, kaya natanggal Laguna, di ba yan? Kaharapan niya ng Laguna, di ba? Pagitan ng Laguna at Rizal. Correct. So maliit na isla siya doon. Yes, that's true. It will be surrounded by water. Napapalibutan siya doon. So, awawa naman yung mga nakatira. Marami bang residente dyan? Itanong mo ba kung ilan ang residente dyan? Abay, when I think about it, sa mga barangay, dalawan siya dito, boss Edwin, ang side ng Binangunan, side ng Binangunan ito, almost 23 barangay. So, yung kabila naman, nakagdaan na side, moral isata ito, kung hindi naman maraming magkamali, ikorekla natin, ay 10 to 11 barangay naman. Mm-hmm. So, pan marami ang barangay ang nasasakupan ng bayan ng Binangunan. Paano yan? Pag sila'y namamalengke lingguhan, ahon sila sa kabayanan, naakit ng Rizal. Well, that's true yan. Pagkat may mga bangka ng pwede, hindi ka Laguna ka mamalengke, di sa Binyang, sa Kalamba, or either dito sa Binangunan na Rizal. Naalala ko, meron pa isang isla na isolated din na napuntahan ko, yung Samal Island sa may Davao. Davao naman yan. Yan, maliliit na isla yan, Samal, tatawid ka. Pagkatapos, yung Camiguin, napunta rin ako doon sa Camiguin, nasa dulo din naman ng Davao, sa may paragitan ng Visayas, di ba? Yes. Yan lugar na yan. Kaya nga, ikaw kung tawagin nga ito, boss Edwin, for your information, tabang ito. This is our tabang. Kaya nga, dito kumukuha nga ito yung Manila Water.
yung sa Kalahan. Barangay Kalahan, yan pala nakatutok na pagkukunan niya. Kaya nga, ang birong kanina nga, nagkaroon ng forum diyan sa Kansas City, tayo naging bisita rin yan. Eh, nabiro ko yung tapagsalita ng Manila Water. Eh, paano kung mabusin? Di kawawa ng mga isda. Tawa naman kanina. Anyway, yun niya ang naging problema. Iyan niya ay tinutukal. Hindi lamang mga barangay, parlo na mga NGO at saka itong ating Philippine Coast Guard. Pagka ng Philippine Coast Guard na nakabase nga dito sa Pertil, bayan ng Binangulan, isang malaking bagay din po ito eh. Sapagkat ito, kaya nasabi natin, ito rin ay tinututok. Hindi lamang sinasabi natin sa mga elementong gumagawa ng mga hindi maganda rito, parlo na ang mga pirata, sapagkat ito mga pirata ito, ito mapagsamantala eh. Hindi lamang sa malaking dagat nakikita mga pirata kahit nandito. Kasi ito ay maraming hanap buhay dito, parlo na yung mga fishman owner. Ah, hindi naman kala sa iyo, Busa, you know. May fenomenal kasi nato mga ex-general. Ito daw nagbaha, Tata Ray. Nung nagbaha, sus, katakot-takot na mga kagamitan ng ano, ng sa palaisda ng inagos ng baha. Yes, totoo yan. Kaya nga, bangus nung araw na tatandang-tangandang ko paano, naglutangan yan eh. Kaya ay napakakatok, kumita lang mo yung mga namamante. Itong, wag naman, ba't na may napasukan ng panty ikaw talaga? Hindi, totoo yan. Yung namamante, yan may mga butas-butas po yan eh. Ah! Kung tawagin ay panting lamba. Panting lamba, takala ko panty kasi napaganan si Fred Belamalo, ay panty. Yes, okay. Naman si paring Fred, pag nakarinig ng panty, nagugulat eh. Panty! Yes, mga salambat yan, mga panty yan. Ang butas ng mga panty, mas maliit sa ordinaryong lambat. Oh, well, yes, that's true. Kasi nagbabaw lang nga po yun ng DNR. Pagkakas nga yung mga maliit na mga isla natin. Pagkat yan, hindi lang malaki nga naman. Sayang na sayang nga naman. Mm-hmm. So, pari yan yung malaki kalinisan niya. Sapagkat, yung pag malaki po naman dito, talagang yung mga tubig ulan mula Montalban, dito dumabalo yan eh. Sa lawa ng lagwan, di ba? Kaya tumataas din ang tubig dito at may mga kabayan dito na ikaw nga. Pag inabot naman yan, safety naman dito at wala man untoward na incident kung kumpara sa ibang mga bayan nyo, syudad yan, na ikaw nga. Dito naman harusin kakamag-anak niyan ang nakatira sa mga bayan nila yan. Kaya nagkakatulungan sila diyan eh. Yung salitang tulungan, hindi nawawala talaga sa mga barabarangay speaking. So para yun niya, ang ating naging problema dyan. Kaya nga sabi ko ulitin wala mang pag masapit ang panahon ng tagabagat, iyan ang problema ang mga water release. Baga, speak ng water release, iyan nagiging hanapoy na rin sapagkat... Meron ng bagong teknolohiya na tuklasan ngayon dyan. Ibinubudbud lang yata yung parang sabi ngay pulbos. Mm-hmm. Yan sa area ng mga may water lily at namamatay, matutuyo na yun ang kusa. Hindi pa ba nakararating dyan yung teknolohiya na yun? Well, pa, hindi. Ang natalagis na limahilan niya, yung sa katuwang ng TESDA, yung mga ginagawa ng mga pinutong water lily. Mm-hmm. Ang mga... Saka kung masipag, bigay nyo kay Senator Cynthia Villar. Kailangan ng Senator Cynthia Villar yung mga lugar na may maraming water lily. Correct, tama. Kakaroon nga nabay mga ginawa ng tahanan. Kasi pinakukuha niya yan, pinatutuyo yung iba, tapos yung straw ng water lily ay yung gandang bag. Kita oh yes. Bag, chinelas, wallet, iba pang mga bagay. Napapakinabagay niya. Kaya nga sabi nga, nung tayo mag-cover siya dito sa may pating Talim Island, ano, ay na-invite tayo sa Kapitan Bia, lalo particular ng TESDA, no, mga representative. Nakita ko yung ginagawa nila eh, at nabibigay siya ng lecture at aral particular na yung mga ginanta. Kasi mga ginanta, hindi naman alam, hindi naman kaila sa'yo, Boss Jove. Sino? Boss Edwin, kami sa ulat. Milipad ng ating kwan eh. Boss Edwin, ay yung mga chismis na walang nangyayari. Ito, makakaroon ng chismis ka, kikita ka ta. Ang galing mo dyan, ha? Ay, hindi. Tatare. Naliligaw tayong pare. Sige na, pa. Okay, boss. Edwin, yun natin mga kasi tasunod. Mga dito sa Lalarigan na Rizal, Tommy Trapotoro, Tatare, Argon sa Bilya, Nagod sa Impilang, Mentun, Dulakas, WIC. Nag-text dito eh, sabi, yung pala itsura ni Tatare Abelia dun sa kanyang latest picture, kamukha ko ni Romy Diaz. Ha? Yung, hindi ka nasisikat ng araw. Anyway, alamin muna natin ang latest sa forecast ng pag-asa sapagkat nakalabas na ba itong bagyo na si Falcon?
Bantay! Panahon! Ayan si Miss Anak Lauren. Ma'am Ann, magandang hapon. Yes, magandang hapon Sir Edwin at sa ating mga taga-subaybay. Ang Bagyong Falcon nga po ay tuluyan na nga po lumabas na ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 2 ng hapon. At isa po nating namataang low pressure area sa Mayas, kanluran po ng Ilocos Sur ay nasa labas na din po na ating Philippine Area of Responsibility. Sinama na ni Falcon, hindi na nagtuloy yung isa. Yes, opo. So, parehas na po sila nasa labas na ating area of responsibility. Ngunit, yung dalawang weather disturbance po na ito ang nag-e-enhance po sa ating habagat. Na nagdadala po ngayon na maulan na maulan na panahon sa may Ilocos Region, Zambales, Bataan at sa may Cordillera Administrative Region. Kaya patuloy pa rin po natin pinapayuhan yung ating mga kababayan na nakatira sa mababa at bulubunduking lugar na mag-ingat po sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang Metro Manila naman po at ang nalalabing bahagi pa ng Luzon, mararanasan din po natin yung maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot din po yan na southwest monsoon o ng habagat. Ang Kabisayan at buong bahagi po ng Mindanao, fair weather condition na po ang ating naasahan maliban lamang sa mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na po sa dakong hapon at sa gabi. Samantala, meron po tayong nakataas na gale warning sa may baybayin po ng Batanes, Calayan, Babuyan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Cagayan, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon, kasama po ang Polillo Island at sa may Aurora at Camarines Norte. Sa mga nabanggit po natin nga baybayang dagat, hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mga isda at yung may maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon po ang ating karagatan at maaaring umabot sa 4.5 meters ang ating wave height. Taas ano ha? Ibig sabihin, sa mga karaniwan nating mamamayan at di naiintindihan yun, maliban sa manging isda, yung gale warning po, yung kumbagay, yung pagiging maalon ng karagatan, ano po? Tama po, sir. Opo. So mahirap yan, lalo pag maliit lang ang bangka mo. Para kang, delikado pong pumalaot, kaya nire-restrict po muna natin sila sa paglalayag po sa ating baybaying dagat. Bakit nagkakaroon ng gale warning? Because of the wind? Yes, tama po kayo dyan, sir. Opo. Yung hangin. Kasi And malakas nga po ngayon yung habagat natin, kaya malakas din po yung mga nagiging pag-alon. Naalala ko ng elementary tayo, eksperimento natin yan. Wala naman talagang alon eh. Nagkakaroon lang ng alon pag may disturbance. Diba ang experiment natin noong araw, meron tayong planggana. Tingnan natin, wala namang alon, diba? Ugain nyo yung planggana ng konti. Bilang gagalaw yung tubig. Anong pwede nyo isipin yan? Earthquake. Yan ang mga possibility na pwede magpalakas ng alon. Earthquake, tapos hipan ninyo, tinutukan ng ventilador. Hindi nagkaroon ng alon ulit. Yun. Kaya pag malakas ang bagyo, delikado yung alon. Opo, tama po kayo. Galing ko, no? Opo. Thank you, Anna. Okay, sir. Maraming salamat po at magandang hapon. Bantay! Panahon! Si Miss Anna Cloran, mga kaibigan, mga bagong pangalan na sa Pag-asa, no? Mga mukhang batang-bata. Mga wala na yung ating mga pinagpipitagang mga panahon ng ating pinakikinggan. Ito po, si Amado Pineda. Si Ka-Amado, no? Pero inabot pa natin yun. Tapos si Lakatani na lang ngayon. Si Katani naman, nagpatali. pagka-retire, nagpatali sa isang stasyon. Pero dati, heparin din yan sa Forecasting Center. Ano ba, mga kaibigan, ulitin lang natin yung bago kami mag-break ni Kuya Fred, ano? Yung nababanggit nating poll questions. Anong masasabi nyo sa posibleng maulit daw by next year yung pagkakaroon ng krisis sa tubig? Pwede kayo siguro kayo mag-suggest ano ba mga dapat gawin ng mga authorities. May mga balak na itayong dam. Saan ba pwedeng maglagay ng dam? Ano bang dapat gawin ng mga local officials? At ano ba ang dapat nating gawin ourselves? Ano ba ang ating contributing efforts para masolusyonan natin yung krisis sa tubig na nangagalumalala bawat taon, samantalang ang oras natin, alas 5:55:40 segundos. Punta muna tayo sa ilang mga mahalagang balita. Issue! Ito mga kaibigan, ano? Yung isa sa mga hanggang ngayon, hindi ko mawari ang lakas ng loob nitong hinayupak na ito. Yung lumutang at nahuli na't umamin. Kaya lang daw niya nagawa yun, lasing. Hindi ako naniniwalang lasing ka, damuho ka.
kahit sino yan, hindi maniniwalang lasing ka, uminom din kami. Ang nalalasing ay alam yung ginagawa. Nagiging mabilis lang ang takbo ng kanyang pagdidesisyon o isip. Pero sabihin, hindi ko alam. Kaya yung mga lasing na sila, hindi ko po alam, lasing ako eh. Kalokohan ho yun. Nagiging mabilis ka lang magdesisyon, pero at the end, alam mo pa rin yung ginagawa mo. Maliban na ikaw ay nakadroga. Yung daw nakadroga, hindi kami pwede magsalita ni Paring Pre dahil hindi naman namin alam nararamdaman. Pero lahat ng mga nagdodroga, ang sinasabi ho nila, ay sandali, paano mo magsasalita niya? Kinasaan mo ako. I-release mo muna yan. Ang sinasabi ho, nung mga nagdodroga, eh talagang di nila alam. Dahil para daw silang nakalutang sa alapaapo. At parang namamanhid ang kanilang katawan. Ay sana nga mamanhid na kayo ng tuluyan. Ngayon, ito. Eh, ano pa gagawin natin? Maghumingi ka man ng 100,000 sorry dito sa ginawa mo. Napakahirap isipin. Kaya tama lang siguro na may mga nag-propose na mga mambabatas na sabi nga buhayin yung panukalang parusang bitay na siguradong tututulan ng mga banal. Pero mukhang tahimik sila ngayon, ano? Mukhang tahimik ngayon yung mga nasa anti-death penalty law dahil dito sa pangyayaring ito. Kasi isipin mo lang na kung sa'yo mangyari ito, wag naman sana. Jesus Mario Sepan ho. Kaya medyo ngayon, hindi pa mailibing yung bata. Napagtutulong-tulungan na lang yata ng mga kapitbahay, pero hindi pa rin mailibing dahil wala pang tulong na nakararating. At ano nangyari dun sa inquest proceedings kanina? Isa sa ilalim din sa drug test. So yan ho mga kaibigan, ay isa sa mga malungkot na nangyari. Kung si Pangulong Duterte ay mayor pa at nangyari sa kanya yan, maganda magpupuntahan mo. Isasakay ka lang sa helicopter. Ipapashell ka lang. Ganun daw sa Davao eh. Pag ganyan mga, nung panahon ni Digong, pag mabibigat daw ang krimen, sasabihin ni Mayor, tara, pashell tayo. Libot muna kita bago kita ipakulong. Ayan. Asakay sa helicopter. Ha? Hindi na nakikita eh, pagkasakay sa helicopter. Ha? Parang, may mga takot sa height, kaya yung ibang sakay na helicopter, lumulundag. Hindi, nakalimutan mag-seatbelt. Kaya daw matataba ang isda sa Davao. Anyway, yan naman ho yung mga sabi ngay, urban legend. Nasa inyo na kung sabi ngay, paniniwalaan yan. But somehow, Philippine Standard Time, 1 minuto, 6:00 na ng gabi. Balita na, serbisyo pa. Balita na, serbisyo pa. Alright, mga kaibigan, narito na at nagbabalik ang palatuntunang Balita na, serbisyo pa with yours truly, Edwin Eusebio, si Paring Fred Villabala, ang ating nasa technical supervision at lagi siyang may request kahit na babanggit ang kanyang pangalan, huwag na siyang ilagay sa camera. Ang ganyan lang talaga yung aming co-pilot. Anyway, pinangingiti ko lang si Kuya Fred, Alpa. Patay ang tatay ngayon yan. Kita mo, naka-duty pa. Bukas pa uwi ng Davao yan. Our condolences, Kuya Fred. Anyway, 6:06 mga kaibigan, nasa studio namin. Dahil ngayon tayo health topic at inimbita ni Crystal Maydeang, ang ating guest. Pag-uusapan natin, lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Kasama na ako dito. Yung problema sa pag-ihi. Hindi naman kayo binabalisaw-saw, pero nagkakaroon kayo ng problema sa pag-ihi. Ang ating panauhin, batang-batang Doctor of Medicine sa FEU Doctor Nicanor Reyes Medical Foundation School of Medicine. Nagtapos ho sa FEU, BS Biology. At siya po yung Medical Officer 3 ng Public Health Office. Diyan po naman sa Quezon City Health Department. Ito'y pamilyar na pamilyar dun sa mga taga-PCSO. si Doctor Vincent Lou Mendoza, MD. Doc, gandang gabi. Hi Sir Edwin po. Magandang gabi po, Mamel. Good evening. Salamat for dropping by again at naimbitahan kayo ni Christelle at kasama niya rin yung ating branding officer si Miss Mel Tremor. Ma'am, hello. Good evening po, Sir Edwin, at lahat po sa nakikinig sa atin ngayon. Good evening po. Pag-usapan natin yung marami sa atin yung natatanggap ng mga katanungan kasi patungkol dun sa prostata, yung prostate.
lalong-lalo na pagdating ng problema nila sa kanilang, sabi nga, pag-ihi. Pero bago natin sagutin yung katanungan muna, mga kaibigan, siguro nagtatanong din kayo, ano ba muna ibig sabihin ng prostate enlargement, Dr. Vincent? Opo, para sa ating mga nakikinig, Sir Edwin, no, Ma'am Mel, alamin po muna natin yung kung nasaan ang prostata ng isang lalaki. At nakakapa ba yan? Nakakapa po. Pero medyo invasive yung na tinatawag na procedure, no? Tutuwad ng isang lalaki at ipapasok po sa... Naku po, yan ang ginawa sa akin. Yan sa baba. Usually, na ano to, lalo na yung sa mga, pag may mga annual physical examination, na ano yan, ang mga nag-apply sa akin. Procedure po. Para tusukin po ang inyong wet packs. Yes. Ina po, ulitin natin sa ating mga nakikinig, nasaan po ba at sino ang may mga prostate po ba o prostata, Sir Edwin, no? Ang mayroon po mga prostata, mga kalalakihan lang, wala po ang babae nito. Ayun. So, it's natural yung ginawa sa akin na pag-check up, pinatuwad ako na sabing squatting position, tapos nag-guantes yung lalaki po ang gumawa sa akin. Pero may mga babae bang tulad niyo? Mga urologist ba? May mga babae ba? Bibihira. Bihira po. Bibihira. Karamihan talaga ng urologist, mga kalalakihan. So, ganun ang e-examinin, titignan yung loob. Opo, kakapain. Doon sa loob ng anus. Pag tusok po nung puweta natin, nasa anterior part, ibig nasa may taasan po kakapain yan. Kasi nung kaya ako nagpa-check up ng ganun, nagbi-bleed ako. So, nagsabi sa akin, mag-battery at magpa-check up ka na dahil it's either hemorrhoids or something else. Yes, opo. So, yung pag-ihirap sa pag-ihi, Doc, bakit ba nagkakahirap sa pag-ihi? Opo, magandang tanong din yan, Sir Edwin. Yun nga po, ang paglaki kasi ng prostata po ng isang lalaki. Usually, nararanasan to, ibig sabihin po, age-dependent talagang kadalasan. 40 pataas po ang lumalaki ang prostate natin. By 70 to 80 years old natin, 75% talaga ng mga kalalakihan lumalaki ang prostata. So, nahihirapan po umihi dahil isipin nga po natin ang prostate sa lalaki lang po nakikita. At ito po, yung lokasyon nito, para po ito nakapatong, nakapalupot dun sa daanan ng ihi natin. Mm-hmm. Kaya natural po, kapag lalaki ang prostate, isipin nyo, kung sa bahay po, kuha tayo ng hose, tapos pit-pitin nyo po, parang i-squeeze nyo. Habang po, may tubig. Habang buksan nyo, ganun po ang nangyayari sa daanan ng ihi natin. Kapag lumaki po ang prostate natin, nahihirapan po kasi nandun po, nakalagay siya, nandun siya sa daanan ng ihi po. Pwede bang tanggalin yung prostate? Hindi po pwede. Pwede naman po. Pero siguro, hindi wala pa tayong na-encounter na for preventive measure. Ibig sabihin, para hindi magkaroon ng paglaki ng prostate, yung i-discuss po natin, yung benign prostatic hyperplasia, o para hindi po magkaroon ng prostate cancer. Kasi, alam din po natin, ang prostate, sa dagdag kaalaman sa mga nakikinig po sa atin, ito ang nagbibigay ng pagkalalaki, kumbaga, ng masculinity sa isang lalaki. Talaga? Yes, yung sa prostate po, pag sinabing prostate, ang mga keywords yan, yung hormone na testosterone, yan po ang sa lalaki. Nagpapakapal ng buhok, nagkukos din ng pag nagkaedad na, pwede rin makalbo. Yes. Ibig sabihin, pag halimbawa, luminipis ang buhok, nagkakaproblema na ako sa prostate. Hindi naman po, hindi naman po palaging ganun. Akala ko, ganun. Kaya, hindi po rin natin ina-advise na magpatanggal ng prostate dahil napakadali naman po i-screen at gamutin ang paglaki ng prostate po ng isang lalaki. Ano ba ang laman daw? Siyempre, question of curiosity. Ano ba ang laman ng prostate pag yan ay inopera? Sapagkat nung nagdo-doktor pa lang kayo, sisibula, siyempre may mga experiment kayo, binubusan niyo yan. Opo, ang function talaga po, ang ibig sabihin, ang ginagawa talaga ng prostate po sa ating kalalakihan, kung sa mga nakikinig, naglalabas kasi ito ng semen po. Similia? Similia po. Istakan ba ng similia yan? Hindi po. Ito po yung nagpo-produce, tapos ito po yung gumagawa, tapos yung similia kasi natin, may ano siya, ini-store sa dun sa isang sac sa ating katawan po. Mm-hmm. Pero ang ano po talaga po ng prostata natin, yun nga po, kung mapapansin ng mga nakikinig natin, kapag nag-ejaculate ang isang lalaki, kung makapansin natin yung similia, medyo malapot po. Mm-hmm. And pagkatapos po ng ilang segundo, ito ay lumalabnaw. Ayun. Yes, opo. Yun po yung function ng prostate, yung enzyme na yun, yung semen na tinatawag. Ayun. Yun po ang pinoproduce niya. Uh-oh. Kasi nga po, gawa nga po, kailangan po yun para pagpasok sa babae, panagtalik, kung tayo po ay nagbabalak o nagpaplanong gumawa ng pamilya ng bata, kailangan po makatakbo ng freely, kumbaga ng maluwag. Ayun. Ang sperm cells, yung similia po. Oh. Ngayon, kung may problema po sa prostate, malapot po yun at mahihirapan. I see. Kaya ang prostate po, laging magandang tanong din po, Sir Edwin, laging tinatanong din na ating mga pasyente na mga nakikinig. Kaya po,
may talagang may connection po sa reproductive, mm-hmm, sa pag-reproduction po ang ng isang lalaki kapag nagka-problema po sa prostate at hindi po na gamot agad. Mm-hmm. So yung mga akala natin binabalisaw-saw lang tayo, ilang mga symptoms ng pagkakaroon ng problema sa prostate? Yung hirap umihidok? Yes, opo. Yun nga po, kasi nga po lumalaki ang prostate natin, naipit yung daanan ng ihi. Mm-hmm. Although madami pong ibang maaari ding maging sakit, at yan naman po, nirurule out natin, kumbaga iniisa-isa natin, tinatanggal natin yung mga posibleng ibang sakit. Halimbawa, yung hirap din ng pag-iip, pwede rin po yung tinatawag na may urinary tract infection o may prostatitis. Madagdag lang natin actually, tatlo yan Sir Edwin eh. Mm-hmm. So yung benign prostatic hyperplasia, nakikita po ito sa mga kalalakihan na edad 40 pataas po. Mm-hmm. At ganun po, nahihirapan umihi. Ang mga simptomas po nito, nahihirapan umihi. Kung noon po, malakas ang pag-ihi, tapos ngayon po makapansin nyo, parang patak-patak na lang, hanggang sa paa na lang ang pag-ihi. Opo. Tapos yung pangalawang ano po, yung tinatawag na prostatitis. Ito po, sa mas bata po to na nakikita usually sa mga reproductive, sa mga sexually active din, mga late 20s, early 30s, lumalaki po yung prostate dahil may infection po. Gawa po ng maaaring nagkaroon siya ng previous na mga sakit na tulo, STD. Wow. Yes, o baka nagpipigil palagi umihi. Mm. At ang pangatlo po, yung tinatawag na prostate cancer. Well, sa ano pa lang, cancer siya, talagang may abnormality ang sas, kaya nagkaka-cancer yung ano. Lumalaki ang prostate po ng isang lalaki. Ayun. Eh pero may mga pagkakataon ba na isa sa mga symptoms ay nagkakaroon ng incontinence, kung tawagin? Yes, opo. Yun nga po. Dahil hinahirapan po ilabas yung sa pagbara po, sa paglaki ng prostate kasabay po. At na-apektuhan yung daanan ng ihi natin. Kaya nagkakaroon po ng incontinence. So sa Tagalog lang po sa mga nakikinig natin, nahihirapan po umihi, ilabas yung ihi. Patak-patak. Yes, opo. Tapos para si pare kong Fred. Yes. Nung huling ano rin Sir Edwin, nabanggit din natin yung vasectomy na ano. Ayun. Opo, ang vasectomy din naman ang ganun din po, in the long term kasi sa pag-aaral sa medisina, nakakapagbaba rin po talaga ng yung tinatawag na testosterone. Mm-hmm. Sa mga nakikinig po kasi ang sa ngayon na sa mga pag-aaral natin sa medisina, dalawang bagay lang ang nakikita pa na nagkakos o nagbibigay ng pagpapalaki ng prostate. Yung una nga po, yung tinatawag na testosterone, yun kasi nakita na parang nag-uudyok na pagpapalaki ng prostate. At pangalawa po, yung edad talaga. By pagtapak talaga ng 40, unless siguro makita natin yung tinatawag na fountain of youth, mapigilan ang pagtanda po, hindi po lalaki ang prostate natin. Yun, sabi niyo ba, nung iba, life begins at 40, hindi pala, prostate begins at 40. Yes, tama. Sa ating mga lalaki, di kaligado. Yung pagising-gising sa gabi, talaga bang kinakailangan pag ikaw may ginakaramdam na pag-iihi mo yun? Opo, dapat po, lalo na pag sa gabi, yung pagmadaling araw, pag nakaramdam ng ihi, mas maganda po ilabas. Yes, huwag yung pipigilin. Yes, naalala ko nga yung Sir Edwin, yung mga yung lolo ko sa parehong side, no, nag may arinola sa kwarto ng araw. Oo, kasi na isa rin natin na pansin, at ako rin bilang apo, bilang anak nung tumatang kakaedad na yung grandparents ko, yung lalo ni lolo, di ba, na akala natin, sinasabi natin, naiihi sa salawal, hindi napipigilan, akala natin yung, oy, nag-uulyanin si lolo, ganun. Yun pala, yun talaga. Opo, ngayon, yun pala, ang talagang sakit natin na ng mga lalaki na maaari na lumalaki ang prostate at hindi talaga nila mapigilan ang paglabas ng ihi. Yung, kaya nauso yung mga panahon na yung orinola. Yes. Sa lolo mo. Wala yan sa lolo ko. Yes. Sa lolo ko, timba. At magandang tanong din yan, Sir Edwin, actually, bakit yung iba nahihirapan umi, bakit naman yung iba ihi ng ihi? Ano ba yung extreme yan? Opo, kasi nga po, lalo na sa gabi, kasi pag lumalaki ang prostate din natin po, para sa mga ating mga nakikinig, na gagalaw niya o na i-impinge niya yung mga structures din sa paligid, yung mga muscles, yung mga nerves. Kaya yung normal na dapat na, halimbawa, magsisend ng signal sa utak natin na maihi ka, mm-hmm, na normal lang, pag normal kasi prostate, hindi niya dapat nagagalaw yung mga katabing ano niya, parang nerves na nagbibigay sa utak natin na sasabihin na, uy, na,
puno na ang pantog mo, dapat ka na mai. Ngayon, pag malaki pa yung prostate, syempre nagkakaroon din ng abnormality doon na gagalaw niya yung mga nerves, yung mga muscle na nagbibigay ng maling signal sa atin na para maihi, kahit hindi ka naman naiihi. Ayun, wala sa timing na. Sinisira na yung body clock, ano. So, ano pa yung dyan sa mga binabanggit nyo? Is that discomfort yung mga binibigay na sintomas ng enlarged prostate? Yes, opo. Discomfort po lahat yan, yung mga nabanggit natin, no. Yung una po, yung dapat po kasi normal talaga. Pag umihi tayo, di ba, dapat po normal lang lalabas. Hindi yan pinipilit, hindi yan parang nag-i-strain, kumbaga sa English, no, yung pinipilit umihi. So, yun po yung mga discomfort niya, nahihirapan umihi. Kung noon, malakas ang pag-ihi, sabi natin, makabasag ng pader. Ngayon po, patak-patak hanggang sa paa mo na, hanggang sa sapatos na lang. Pangatlo po, yung maaaring dire-diretso yung ihi sa umpisa, Sir Edwin. Yun. Tapos, parang may naiiwan. Yes, parang may naiiwan. Tapos sa dulo, parang kailangan mo ipilit. Parang ang tawag doon, nagdidribble yung urine. Kasi lalabas, tapos hihinto, ipipilit, di ba, iiri mo, iiri natin na lang, lalabas ulit. Ayun po, yan po yung mga discomfort na binibigay ng... Tapos tapos ka nang umihi, naitaas mo na yung zipper mo, parang may naiiwan pa. Yes, opo. Nababa mo ulit zipper mo, pag gano'n, wala naman. Parang ako yun, ah. Delikado. Anyway, Doc, hindi naman sabi nga life-threatening yung paglaki ng prostate. Yes, opo. Hindi naman po life-threatening to. At magandang tanong din yan, Sir Edwin, no, Ma'am Mel, ng mga pasyente natin. Kung ang prostate, ang benign prostatic hyperplasia ba yung paglaki ng prostate, yung dinidiscuss po natin yun. Kung maaari magpunta sa prostate cancer, sa pag-aaral natin sa medisina, hindi naman po. Walang connection ng paglaki ng prostata, yung tinatawag na BPH, ay pwedeng magpunta sa tinatawag na prostate cancer. Mm-hmm. Pero kahit pa paano yan, ang pinaka-worst effect ay yung discomfort, ano? Yes, opo. So, sa hindi po pwedeng baliwalain lang? Yes, opo. Dapat pagtuunan ng pansin. Opo. Doc, kayong alam na natin yung epekto ng enlarged prostate, paglaki ng prostate. Doc, may mga paraan ba tayong ginagawa o mga gamot na iinumin para malunasan man lang yung sabi discomfort? Opo. Again, magandang tanong to sa Edwin o Ma'am Mel. Pati rin sa mga ating mga nakikinig para alam nila. May tatlo tayong gamot dyan na uri ng gamot. Yung unang gamot po, malaki yung prostate na barado yung daanan ng ihi. Ang ginagawa po nung tinatawag na uring yung mga alpha blockers po, yung unang klase ng gamot, hindi na po papalitan yung prostate, ngunit papaluwagin niya yung daanan ng ihi. Yung pangalawang gamot po, ano po ang ating sopalmeto. Malaki ang prostate, barado yung daanan ng ihi, pinapalit siya po yung prostate. At yung pangatlong gamot po, yung kombinasyon, malaki ang prostate, barado yung daanan ng ihi, the same, pareho po, sabay po sila, papalitan niya yung prostate at papalawagin niya yung muscle yung daanan niya para makalabas po yung ihi. Yun. So, ito, Doc, may sinasabi silang yung bilanggit mo, sopalmeto, nakatutulong daw yan. Paano ho yan at alamin natin kay ma'am, paano niyo ho ba pinreduce yan? Apo, ang sopalmeto po ay isang small palm tree po na natatagpuan lang sa Europe at saka po sa Amerika. Apo, layo. Opo, yung fruit po niya parang pinatuyo po at ginagawang medicinal po, pangpanggamot po. So, base nga po sa pag-aaral, ang sopalmeto po ay mabisa pong panglunas po sa BP. Ni-research ko yan eh, parang palm tree pala yan, ano? Opo. Ayun. So, anong kagandahan yan? May tinatawag na sunburst sopalmeto. Opo, ang sunburst sopalmeto po ay pure sopalmeto po. Opo, kasi ayon po sa pag-aaral, ang mabisa pong panggamot sa BPH ay yung puro po na sopalmeto. Ito po ay makikita na po agad ang effect, 30 days to 1.5 months po. Compared po dun sa mga gamot po talaga sa BPH na umaabot ng 6 months bago lang mag-effect. Ayun. So mamaya tatanong natin kung saan mabibili at paano yan. May tanong lang dito kay Doc. Doc, dun sa mga kalalakihan na sabi nga once upon a time on their lives, ano, di maiya at least na, siyempre may dumarating tayo sa point ng experimentation bilang binata. Nagkaroon ng sabi nga natin STD, sexual transmitted disease. Paano ba ito dapat kakaharapin psychologically at kung paanong susolusyonan ng mga lalaki? Nako, yan po. Magandang tanong yan, Sir Edwin. So, ang una dyan, kailangan syempre yung psychosocial na part sa ating pasyente, dapat yung acceptance. Yan naman po, yung mga ganyang sakit, lalo na ngayon, kung pinapaigting ng ating gobyerno, ng Department of Health, tsaka ng mga local government units, ang mga, kung narinig nyo po, yung mga social hygiene, yung mga klinika, ang kinikater po natin mga pasyente dyan, yung mga ganyan sakit po. Yung mga nakakahawang sakit, STD,
Ayan naman po, una-una dapat acceptance, hindi mo ikakahiya. At lahat naman ng ipapakonsulta natin sa ating doktor o sa ating mga nurse, sa healthcare professionals natin naman po, may sinumpaan tayo dyan na yung tinatawag ng Hippocratic Oath at yan po lahat ay confidential. Parang sa mga abogado din, di ba? Yes, opo. Professional oath. Opo. Acceptance din. Dapat po magamot po kung ano pong klaseng STD yung sakit niya. Kailangan po tayo uminom ng nararapat na mga gamot. At gagamotin siyempre kung ano po yung naramdaman ng pasyente. Ang mahirap po kasi dyan, Sir Edwin, Ma'am Mel, ang na-experience natin. Sa atin kasi sa bilang isang Pilipino sa kultura natin, hindi tabu. Pa masyadong, yes, tabu, hindi pa masyadong receptive, no? Hindi pa masyadong ganyan tanggap pag may mga ganyan sakit, parang kinahihiyal, baka lalayuan, kaya yung mga pasyente po usually pag darating sa mga clinic natin, emergency room, medyo late na, medyo maluban na, nagnanana na, o lumalaki yung tinatawag na balanitis, lumalaki na yung itlog, ang importante po doon, magamot kasi natin kasi kung tinatawag natin na hindi lang isa yung partner niya, ginagamot din po kasi natin, tinitrace natin, tawag natin dyan, contact tracing, lahat ng nakasipi niya, lahat ng nakasama. Abot sana kung isa lang po. Mm. Kung ilan yan, kung dalawa, tatlo, lahat po yun na hawa na niya. Adventure sa mga lalaki. Yes. Magkaminsan, dyan lang pupunta sa tabi-tabi. Yan. Yes. At yun naman po sa atin din, yan naman po usually na nakukuha, malaki po ang porsyento sa pag-aaral natin, no? Sa WHO, sa DOHS, yung tinatawag na M2M, yung male having sex with men. Kung bakit ba nauso yung tinamaan ng magaling na yan, ano? Yes, yun nga po. Pero gusto natin ipaalala, Sir Edwin Mamel, yan naman po, sabi nga nila, ano na tayo ngayon, makabago na, yung tinatawag na love wins, yan naman po. Oo. Ano, hindi na dapat po kinaiya, mas matakot po tayo kung kapag kayo po ay hindi kayo untreated na tinatawag, hindi po kayo nagamot at madami pa kayong nakasama o nakatalik at kinakalat nyo po. Ayun, nakakaalam yan eh. Yes. Doon sa mga, sabi nga natin, mayroong questions of, parang may question sa gender pa nila at nag-experiment pa. Yes. Better yet, yun, sabi nga ni Doktor, may confidentiality clause naman ng mga doktor. Ipagtapat ninyo para at least alam nyo yung basic. Itong si Ma'am Sol Palme, ito tuloy. Si Ma'am, yung sunburst, ano ho, wala ba yung side effect? Wala po. Ito po, ang sunburst sa palmetto po ay wala pong side effect. So po pwedeng mabili yan sa mga legal drug stores. Opo, ang Sunburst o Palmetto po ay mabibili sa lahat ng Mercury drug stores nationwide at sa Watson's din po. Alright. Opo, para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text sa aming Globe Hotline 0945-1188-301 at sa po sa Smart 0928-890-7077. Alright. So, ulitin natin, ha? 0945-118-83101. Yan, sa Globe. Sa Smart, 0928-890-7077. Balik tayo kay Doc. Yung mga pagkain na dapat na nakakaugalian natin, higit lalo sa mga lalaki, na sabi ngayon, nagpapaboost ng ating libido at the same time. Meron ba? Bukod dito sa Sopalmeto. Sabi nila, sa pag-aaral din, yung mga lifestyle yan. Yan po yung mga diet po. Sabi nila, yung mga pabaya, yung mga mahilig sa junk food, sa matatabang pagkain, yung wala masyadong aktibidad, wala masyadong exercise o activity na tinatawag, mas mabilis, lalo na pagtapak po ng 40 years old. Mas mabilis yung paglaki ng prostate. Pero ang keyword po kasi dito, Sir Edwin, Mamel, maaari, pero hindi mapipigilan. Siyempre, kung ikaw ay aktibo at siguro more on fruits and vegetables, at sabi nga nila, ang pinaka-potent na antioxidant, yung lycopene, kamatis, maaari makakapag, hindi naman po totally na hindi lalaki, pero maaari pong makapagpabagal ng paglaki ng ating prostate po. I see. Oh, may nagtetext dito, pinagtatanong si Evelyn, binata po ba si Doc Vincent? Binatang-binata po. Kayo ha? Pag-guess ko, pati kayong mga kababaihan ha, iba na talaga mga kababaihan ngayon. Anyway, maraming salamat po at Mamel, baka meron kang ilang nais paalala sa ating mga kababaihan. Opo, ulitin ko lang po, ang Sunburst o Palmetto po ay mabibili sa lahat ng Mercury drug stores nationwide at sa Watson's po. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayo mag-text lang po sa 0945-1188-301
at sa Smart 0928-890-7077. Ikaw naman, Doc, saan ka nagki-clinic? Tayo po ay kawani ng gobyerno, no? Tayo ay nanumumpa sa Republika ng Pilipinas. Ako po ay isang... UC City Health Office. Yes, opo. Sa NG's Health Center po, no? Kung familiar kayo sa Commonwealth Market, sa doon. Ating mga kabarangay sa Barangay Commonwealth, kayo po ay magpunta sa NG's Health Center sa MRB compound po sa pilot area. Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. nandun po tayo, no? Mm-hmm. Yung, alam mo, yung lugar na yan, Commonwealth, yan ako nagkaisip, pero nung mga panahon na yung gubat pa yan, way back, late 70s, yan, nag-i-develop pa lang yung Commonwealth. Alright, maraming salamat sa inyong pagdalaw at pakibahagi sa amin. At pag mayroon kami mga nais na ikonsultang pangkalusugan araw ng Webes, eh kami makikipag-ugnayan sa inyo kung may mga bago din namang health development na ma-share sa ating mga kababayan. Thank you, Mamel. Thank you, Doc Melvin. Doc Vincent, maraming salamat po. Thank you po. Until then. Mga kaibigan, babalik kami makalipas lang ilang patalastas, Philippine Standard Time, alas 6:28:15 segundos. Balita na serbisyo pa. Balita na serbisyo pa. Balik tayo sa palatuntunan. Kausap ko si Doc Melvin eh. Sabi niya, Dwin, add na lang kita sa Facebook. Hindi ko naman masabi na bahala ho kayo. Hindi ko ako may hawak ng Facebook ko eh. Ngayon hindi ko na rin mabuksan huli yung Facebook ko. Kaya pasensya na ho kayo, Doc Melbs, pasensya na ho. At hindi ko maibigay. Pero pag naayos ko yung Facebook ko, te-text ko kayo, Doc Melbs. At pasensya na muna. For the meantime eh, hindi tayo makapag-ugnayan sa Facebook. Si Dr. Melvin ang Dr. Melvin, Dr. Vincent Lou Mendoza. Kasi kasama niya si Ate Mel. Napaghalo ko. Vincent at saka Mel. Melvin. Anyway, uy mga kaibigan, kayo ba may problema sa SS? Oh, SSS. Ito ho, may pahabol na announcement dito ha. Para dun sa ating mga kaibigan niya sa SSS. Yan, si na Mayrosa Francisco ha. Magandang balita ang hatid sa atin ng SSS. Dahil extended ho hanggang ngayong September 6. July, August, September. At mayroon pa tayong more than 90 days. Hanggang September 6 of this year, yung pagtanggap ng aplikasyon ng SSS para sa mga Contribution Penalty Condonation Program. Yung kanilang CPCP. Ayan. CPCP. Ayan. CPCP. Ayan. Contribution Penalty Condonation Program. So nililinaw ho ng Social Security Commission yung policy making body ng SSS na sa pamamagitan ng Resolution Number 4530 of 2019, ang deadline ng CPCP ay iniurong mula sa naunang in-announce na September 1, 2019, iniurong hanggang September 6. So binibigyang daan ng batas Republika 3.0199 o Social Security Act of 2018 yung pagbibigay ng condonation program para sa mga employer. So sinasaad sa transitory clause o Section 31 ng naturang batas, maaaring makapagbayad ang delinquenting employer ng lahat ng hindi niya nabayarang kontribusyon na sa SSS sa loob ng 6 na buwan matapos maipatupad ang batas. So dun sa mga employer na delinquent para sa kapakanan ng inyong mga empleyado, no, na binabawasan niyo naman monthly ng SSS contribution, automatic na yan sa payroll. Eh sana naman ay pinapasok nyo nga dyan sa SSS. So nilagdaan ang batas noong February 7 at ipinatupad nga ng March 5. Kung kayo may katanungan para sa karagdagang impormasyon sa pag-apply ho dyan sa programa, eh bumisita ho kayo sa pinakamalapit na branch ng Social Security sa inyong lugar o tumawag kayo dun sa SSS Call Center Hotline. Ito number nila, 920-6446-255. 920-6446-255 para po naman sa inyong, wika nga natin, clarification. Yan po naman sa Social Security System. Mainam hong habang tayo nagkakaedad, sabi nga ni Dr. Kanina, ni Dr. Vincent, pag nagkakaedad, nagkakaproblema na tayo sa ating kalusugan, pagbabae, nagkakaroon na kayo ng mga menopausal syndrome at ilang pa mga idinadaing sa katawan,
pag lalaki, yun na nga, pinag-usapan namin yung prostate, eh kayo na medyo malaking, wika nga natin, bagay na meron tayong naiipong kontribusyon sa Social Security na pagdating ng dapit hapon sa atin, eh meron ho tayong kahit pa paano eh, maaasahang pambili man laang ng gamot. Yung mga nakukuha naman dyan pala, Kuya Fred, conforme lang sa laki, no? Ng kontribusyon mo. Kung regular ka lang na naguhulog, maswerte nang tatanggap ka ng 1,500 sa buwan, eh papaano na yan, ano? Ngayon, kung ang mukha ni Pacheco na patuloy na naguhulog kahit nakaabot na doon sa deadline, may malaki-laki ang magiging pension mo. Iba dyan eh, talagang pinaglalaanan ho yan eh. Alright, 6:38 mga kaibigan, nagdeklara na ng National Dengue Alert ang Department of Health dahil nga sa pagtaas ng kaso ng dengue sa iba't ibang lugar sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayon sa datos ng DOH ay umigit kumulang na sa 460 yung mga namatay dahil sa dengue sa first 6 months pa lamang ho yan ang kasalukuyang taon. Ano ho? At batay ho dito sa record na pinadala ho sa amin na binabasa ko ngayon, higit 100,000 kaso ng dengue ang naitala. Yung mga lugar kung saan tumaas ho ng husto yung dengue, talagang nag-boom ang bilang. Yan pong Memaropa, kinapapalooban o kinabibilangan ng mga lalawigan ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Yung Western Visayas, kasama na ang Central Visayas at Northern Mindanao. May ibang lugar pa na binabantayan dahil sa pagtaas na rin ng bilang ng dengue at hindi pa lubusang pumapasok ang tag-ulan, ganito na ho ang sitwasyon. Ang alerto ay dineklara para maging maingat na yung ating mga mamamayan at iginit muli ang maging malinis nga po sa ating paligid, sa ating bakuran at alisin yung mga naka-imbak na tubig sa mga nakatabing timba, gulong, yung pwedeng pamahayaan ng lamok. Pag meron ho kasing stagnant water, dyan lilipad yung lamok, dyan mangingitlog. Ano? Sa tubig nangingitlog yung lamok eh. Kapag maraming lamok na lumilipad, lalo na sa araw, yun ay gawa na ng paraan para mapatay ho niya. Kaya nag-uuso nga ho yung fogging operation sa mga local government. May mga bakuna naman para sa dengue, pero alam na natin kung ano kapalaran yan. Sana gusto nating malaman kung nakatutulong ba yung bakuna diyan sa mga mag-aaral sa dengue o nakatutulong doon sa pondo nung nagbibigay ng gamot. Sa ngayon, wala pa rin ho kasing nababalita na masamang epekto yung dengbaksya sa mga batang tumatanggap niyan. Pero kahit pa paano, talagang di maikakaila. Sabi nga ni Secretary Duque, nagkaroon ng stigma yung nangyaring dengbaksya piyasko. Pero unti-unti na daw nagbabalik yung tiwala sa dami pa naman ng nagde-dengue ngayon eh. Talagang mamatamisin mo nang may ginawa ka na gamutan kaysa naman matakot ka, no ho. Sandali, punta muna tayo sa Bulacan, mga kaibigan. Kalui Angeles ay magsasabit ng report. Kalui! Magandang gabi, Kaka, at Timbog. Ang tulak ng droga sa sinigawang bypass operation sa Barangay Tikay, Malolo City kaninang alauna'y medya ng hapon. Ang suspect ay kinilalang si Carlos Dalagan, 63 taong gulang, tricycle driver, residente ng Barangay Tikay, Malolo City. Pakaraming droga din sa atin sa Bulacan, ano ha? Oo nga eh. At magtataka ka dito, maging itong matandang ito ay 63 years old. Imagine ha, senior citizen na. Kunti lang ang ano, talagang paritiro na rin itong matandang ito. Bakit nakukuha pang magbenta ng droga? Na-recover kasi sa kanya ang 10 kilo ng shabu na nakadakdang ibenta sa mga kapulisan na nagpanggap ng buyer. Mm-hmm. Hindi na nakaligtas pa ang suspect at ito ay nang arestuhin na ng operatiba. At ayon kay Police Lieutenant Colonel Emery Abating, hepe ng Malolo City Police, isang drug dealer ang nakatransaksyon nila kasama ang Pideya Bulacan, kung saan kalahating kilo ng shabu at nasamsam dito at nagkakalaga ng 2.1 million. Sa binigay na lokasyon ng suspect ay dito na bilingan na binihan ng mga operatiba at nagpanggap ng buyer ng shabu.
aniya sa gilid lamang ng kalsada ang suspect at dito nagkaabutan dahilan sa pag-aaresto nga nitong naturang suspect. Nagdagpang niya abating, paliwanag ng suspect ay may nagpasa lamang sa kanya ng shabu kanina upang ibenta. Uh-huh. Pahabol pa niya, alamin niya kung si kanino nagagaling ang supply ng suspect o sa grupo nito. Nako. So ngayon ay dinala na ng PDI Bulacan ang suspect sa Regional Office 3 Camp Olivas. Yan ating report mula dito sa Laligan Bulacan Metro Patrol S. Segula, St. Pinamito of Laos, PWI. Metro Patrol. Kaya nga ho mga kaibigan, ano, yung mukhang ang Pangulong Duterte, dito lang siya talaga kahit papaano eh. Sumurender sa dami ng droga. Pero siya ho ang nagbukas ng isip sa atin dyan kung paano naging talamak at gumun sa droga ang buong bansa. Isipin nyo yun, Luzon, Visayas, Mindanao, pati mga rebelde na mga nakipaglaban sa mga sundalo noon, kaya pala lalakas ng loob, mga nakakarga ng droga. Nakita nyo ngayon. Ngayon Bulacan, dun sa Legazpi City sa Bicol sa Albay, apat pandayuhan ang timbok, 1 million na piso ng shabu. Bakit ganun ako magsalita mga kamisan? Parang nahahawa ko kay Hilda Ong. Hi partner, parang nahahawa to yung timbok ko, nagtimbok. Parang nagiging Chinese din ako ah. Ha? Hindi, kasi pinag-uusapan dito ay shabu galing sa mga iba, ilang Chinese, hindi naman lahat. Oh. Anyway, at doon, sa inyon, Legazpi City. Doon sa Lucena City, Sus Mario Joseph. Bulagta din sa Baybas yung tulak ng droga. Oh. Tapos diyan naman sa Laguna. Oh, dating sex bomb dancer, tiklo din sa droga. Isipin niyo, dating sex bomb dancer, sinong sex bomb dancer 'yon? Isang dating miyembro ng sex bomb dancer ang arestado sa drug Baybas sa San Pablo, Laguna. Ito daw ay kinilala ni Police Colonel Eliazar Mata, Provincial Director ng Laguna, ang dating member ng sex bomb dancer na si Sheena Joanna Roño Oypico. Sus, Mario Joseph. Pipitikin kayo ni Tito Sen yan, ano? Pag kayo ganyan, galit na galit si Tito Sen sa ganyan, di ka nakakausapin ni Tito Sen, kala mo. Sinabi ni Colonel Mata, yung mga suspect ay nasa drug watch list ng PNP. Nakuha mula sa kanila yung mga sachet ng shabu. Sus Mario Joseph, yung shabu, no? Di nyo na lang kaya bakit pulbo sinisinghot ninyo? Pag hindi kayo talaga mabaliw niyan. 6:45 mga kaibigan. Samantala, puntahan na natin ang inyong mga katugunan sa ating poll questions. Anong masasabi nyo sa posibleng maulit sa susunod na taon daw yung pagkakaroon ng krisis sa tubig? Sabi ni Apple Brioso, kawawang Juan, laging may pasang-pasang krus. Oh, simple lang, ano? Tama. Juan is pertaining to our country. Si Sakura Nippon, siguro hapon ito. Hindi ako taga Maynila pero feel ko ang hirap mawala ng tubig. Mahabaging kamote. Gandang expression yun na. Mahabaging kamote. Nakakita ka na ba ng naaawang kamote? Ang alam ko lang mahilig magsalita ng kamote, si Jerry Smakela. Ha? Si Geris Makela na hindi naman kamote riders pero aming hepe sa engineering. Kuya Kamote, Kuya Jerry! Kamusta ka na? Sabi kasi nung listener natin, mahabaging kamote. Sabi ni Sakura Nippon, yan ay basic necessity ng mamamayan. Dapat binigyan ng pagpapahalaga noon pa man. Ilang dekada nang paulit-ulit dumarating yung problemang yan na hanggang ngayon, digital era na. Eh di pa rin natututuldukan ba? Manunula din ito ha. Anong ginawa nyo? Singil lang ng singil. Di nag-iisip kung paano ma-improve ang water system. Mahiya naman sila. Ba? Makatalintong si Sanakura Nippon. Ano sabi niya no? Ha? Ilang taon nang paulit-ulit dumarating ang problemang yan na hanggang ngayon digital era na ay hindi pa rin natutuldukan. Anong ginagawa niyong singil lang ng singil? Di nag-iisip kung paano ma-improve ang water system na yan. Ba? Magaling. Si Mario Loyola, matagal nang nangyayari yan tuwing tag-init. Hindi na kayang suplayan ng dumaraming populasyon sa Metro Manila. Siyang tunay. Ano ho? Dahil kasi naman nagsisiksikan tayo sa Metro Manila eh. Yan ang isa sa mga nais na mangyari ng Pangulo, yung madecongest ang Metropolitan Manila.
Eh, sabi nila kasi nandito daw lahat ng gawa, hindi rin. Dami rin trabaho abroad, kaya ay abroad. Dito sa mga probinsya. Sa abroad nga pala, pinauwi na. Kaya lang dapat, yung ginagawa ko yung Fred, na pagpapaunlad sa Metropolitan Manila, sa Metropolis, ipaluwag na ng konti. Sabagay, ginagawa na eh. Unti-unti nang dinadala dyan sa mga probinsya. Kaya lang, yung tinatawag nating salary standardization, dapat i-standardize na rin yung salary. Kung ano yung sweldo dito sa Metro Manila, ganun na rin sana sa mga probinsya para hindi na pumupunta dito. Gaano ba naman, ano? Eh, kaso ang katwiran nila, malaki kasi sweldo sa Maynila. Malaki nga ho, aumento dito. Napakalaki din ang gastusin mo. Kasi nga, binabagay lang naman yan sa gastusin mo eh. Diyan ho sa probinsya, hindi kayo babayad ng tubig. Oh. Kukuha lang kayo sa deep well, may tubig na kayo, di ba? Hindi kayo gaanong bibili ng mga processed foods. Dahil maandyan ang mga gulayan at andyan ang mga isda sa tabing dagat. Eh dito, wala kang ulam pag di ka bumili ng delata. O kung ano mang processed foods na mabibili mo sa palengke, karne. Binurong karne, nilagyan ng salitre, tosino. O, di ba lahat dito? Kaya mas parang maiksi ang buhay ng mga taga Metro Manila. Eh, no? O, bukod pa doon sa natotokang. Talaga maiksi buhay nun. Pero yung sa pagkain, yung namamatay natural death, dito yata sa Metro Manila hanggang 60 anos lang eh. O. Eh sa probinsya umaabot ng 90. Makita niyo pinagmamalaki ako ni Kuya pinagmamalaki ng Kuya Winner Contino, si Nanay Edith Contino. Kinukuwento kayo sa akin ni Kuya Winner nung Sunday. Gusto niyo daw mamasyal, eh kaya lang din siya kayo maipasyal kasi yung isang hakbang ni Kuya Winner, 10 hakbang ni Nanay Edith. Di na doon nabubuhat yung paa. Kasi yun, 90 anyos na eh. Pero at least nakakalakad pa at saka malinaw pa tenga. Yung ibang nagno-90 ay hindi na nakakarinig, nag-hearing aid na. Si Nanay Edith, malinaw pa raw ang tenga't mata. Lalo na pag inabutan ni Kuya Winner, sabi, magkano ito? O, titignan na. Hindi naman ito 1,000 eh. 100 lang ito. Magagaling yung matatanda sa ganyan eh. Namimiss ko tuloy nanay ko. Anyway, si Ricardo de Guzman, sabi, mauulit daw yan hanggang sila nakapwesto. Ito naman ang magaling. Si Cel Cordero, talagang paulit-ulit eh. Wala namang halos nagbabago sa servisyo nyo for the last 10 years. Sabi pa ni Cyril, kahit almost every day ang ulan, wala pa ding pagkukunan. Visit kayo Maynila at Manila Water. Si Agnes Balaso, nako, only in the Philippines. Si Fernando Nanding, dredging nyo mga dam para madagdagan ng impact ng tubig. Mababaw na kasi mga dam. Ayun naman. Si Melvin Villamil, mind conditioning para ma-justify yung pagtataas sa presyo ng tubig. Sabi ni John, good afternoon, ka Edwin Pogi. Yan ang gusto ko sa iyo. Diyan lagi kang magko-comment. Diyan po sa kawalan ng tubig, kahit pa paano, may kasalanan rin naman ang tao. Di lang po lahat ang sisi sa Manila Water at Maynilad. Kasi, maski silang mga nagtatrabaho sa Manila Water at Maynilad, apektado rin naman. Sa bagay, totoo yun. Kasi naiisip natin parang robot na lang yung Maynila at saka Manila Water. Eh may mga empleyado yan, apektado din ho sila. Ha? Pati yung rotational brownout. yung kawalan ng tubig. Lahat apektado din sila dahil gumagamit sila niyang basic necessities na yan. Sabi ni Jasmine, mabuti na lang may batis kami dito, Sir Edwin Pogi. Isa pa tong si Jasmine, ha? Nakakadalawa na ako, Jan at Jasmine. Di kaya isa lang kayo? Jan sa umaga, Jasmine sa gabi. Ha? Oh, wala, sabi niya, may batis kami dito, Sir Edwin Pogi. So, malayo sa, at least, meron pa din kami mapagkukunan kahit malayo. Si Delphine Lucas, wala nang water interruption next year kasi wala nang water. Si Cyril Santos, dapat talaga ang gobyerno may sarili ng Department of Water eh. Gandang hapon po, Boss Edwin Pogi. Ayan, tatlo na sila. Si Gary Lopez, kasi padami ng padami na yung bilang ng tao, lalo na sa Metro Manila eh. Tama. Si JR, kami ni JR. Hi, lagi na lang may problema, water interruption. Anong taon ba di nagkakaroon ng water interruption? Halos isang taon. Makailang beses akong nakakarinig niyan. Ayan, parang di na bago sa kanya, no? Si Herbie
Kung maulit pa, by next year, humanda sila kay Duterte. Ipatatawag niya si Bungo at ipapapatay yung big boss ng kumpanya. Hala na, napatay na si ano, napatay na si Cardo, di ba? Nisaksak na si Cardo eh. Pero hindi daw, mabubuhay yan sapagkat akala nyo, kambal ha? Hindi sila kambal. Triplet sila. Akala nyo ha? Akala nyo, mapapatay si ano, namatay na yung isang kasabi, wala na, tapos na yon. Dahil patay na. Hindi ho, may bagong twist istorya. Hindi ho kambal si Cardo at saka si Delpin. Sila ho ay triplets. Si Fred ang lalabas. Anyway, nakakalibre ng advertisement sa atin. Anyway, si Melissa San Miguel, yung water interruption na yan, nakakagalit na, walang kwenta. Pareho kayo ni Fred Malawala, gagalit. Eto pa, isang magagalit, paring Fred, huwag ka magbabasag yan. Si Meldrick, sabi ni Meldrick, visit silang lahat. Nasanay na kami sa ginagawa nila. Visit sila. Ang taas nilang sumaningil, visit sila. Galit. Galit ba yun? Si Tristan RJ, dapat kasi may second party provider na may kakompetensya sila pagdating sa Better Water Service. Parang third telco. Oh yun. Esa naman nga. Kasi long term yung problema na yan. Long term solution ang kailangan yan. Ang kailangan yan, dam. Oh, sa bagay, may ginagawa ng dam, kaliwa. Kaliwa dam. Eh, mukhang napunta sa kanan. Si Siren Tyler. Salbay naman itong si Siren Tyler. Sabi niya, siya ko nagsabi nito, babasahin ko lang. Kaya lang mahirap dito sa pagbabasa ng komento ng ating mga kababayan. Ako nakapain. Ako bulati sa si ano eh. Ako bulati dun sa ano tawag dun sa Kuya Fred. Ako bulati sa sima. Sabi ni Siren Tyler, sana malunod may ari ng Manila Water Ha? Ngayong tag-ulan, para makaranas sila ng karma, buisit sila. Salbay ka, Siren. Ako pinagsabi mo niyan. Oh, eto, at tago mo nga itong mga comments, ha? Christel, tago mo, ha? Baka mamaya, malibel tayo dito. At least, eto, binabasa natin. Si Rodel Cruz. Sabi ni Rodel, mausay silang maningil, pero napakapangit ng service. Mga gahaman. Isa pa yan, no? Si Edrelin Donaire. Ay, tumatapang to. Pag nasunto kayo nito. Sana maisipan ng government magpagawa ng dam para hindi nagpapakawala ng tubig pag maraming ulan. Sayang kasi. Nagpapagawa na nga, ho. Sa Duterte, yung kaliwa dam, di ba? Ginagawa na, ho. Pero long term kasi matagalan ho yan. Sabi ni Teresa Balon, Teresa Bellion, yan. Diyos mio, ang mahal lang singil nyo sa tubig. Sana gawan nyo naman ng paraan. Ayun. Si Jenny, kasalanan ito ng mga ibang Pilipino. Oh, ilang beses paligo sa araw. Gayaan nyo si Fred Malamala. Kakilala mo ba ito, Fred? Si Jenny? Ha? O naririnig ka? Naririnig kay senyor? Ano? Washi-washi? Sabi ni Jenny, kasalanan ito na ibang Pilipino. Ilang beses maligo sa isang araw. Gayain niyo si Fred. Washi-washi lang. Isipin niyo naman yung hindi mahilig maligo. Kung kailan kami maliligo, wala na kaming magamit. Naubos na kasi, konting tipid naman. Sarcastically written ni Jenny. Si Carlin Sanchez, kailangan dyan kasi, kailangan sa Jainang pag-ulan, magsaboy, dapat ng salt from the mid-air para umulan ng sa ganun. Kahit paano, madagdagan kahit konti water level sa Angat Dam. Ang tawag nito? Yung tawag dun? Ha? Cloud seeding, ang sabi ni Carlin Sanchez. Ayan. Si Sheila Reyes, alam mo ka Edwin, critical na din pati negosyo naming water station. Oo nga. Yan, nag-boom industry yan, di ba? Nag-boom yung water station industry. Kasi padadaanin lang nila sa gripo, may process na ozonation, bla 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 bla. Tapos maganda galon, nasa packaging, bibili ka na. Ba, nag-iba nga lasa ng tubig. Eh ngayon, wala silang makakuha ng tubig. Ayan. Si Sheila Reyes, critical na daw. Kaya ngayon, mga tao pumipila, mahaba, malagyan lang ang galon
kami nagpapasensya kung di inabot. Kinabukasan nuli, pasakit talaga sa mga Pilipino, inaaway daw sila. Si Ted Quebec, nagtataka naman ako. Up to now nga, kaya din pogi. Kahit wala pang 2020, umuulan na ngayon pero up to now, wala pa rin tubig sa ibang lugar. Well, ano bang aasahan natin sa Manila Water at Manila? Yan. Si Maria Tolentino, yung mga taga-probinsya, nakikipagsiksikan dito sa Kamanilaan, numero unong reklamador. Balik na kayo sa probinsya nyo. Kaya kita nyo, epekto ng walang tubig. Natutuyot na rin ang pasensya. At last but not the least, si Joe Castillo. Nakapagtataka, dati cloud seeding ang ginagamit na kapag-araanan kapag nasa critical level ng dams. Bakit hindi ngayon? Umiiwas na uho yung cloud na bibigatan. Ay nako. Salamat po ah. Kahit pa paano napakalaking bagay ho na inyong mga reaksyon. Meaning, hindi man kayo nakikinig o nanonood sa ating Facebook Live, nakikinig kayo at nagre-react. At isang malaking bagay para tayo sumigla at magkakwentuhan. Wala nang oras. Susunod na si Miss Marupa Hatisarne sa kanyang programang Radio Clinica. On behalf of paring Fred Belamala, ni Crystal May Deang sa ating production at producer natin, si Fred Santos sa Productions, at of course sa News Center, and si Ma'am Rian. Maraming salamat at until then, kung tayo papala rin mga kaibigan, arinawa ang basbas at pagpapala ng ating Panginoon may kapal ay lagi nawa pong sumaten. Bye! Balita na, servisyo pa!